Yon, what's up mga Kapinoy? Nandito na naman ako, nagbabalik sa inyong mga screen at saka welcome, welcome dito sa aking munting channel. Ayun na mga Kapinoy, gagawa ako ng video, bali yung chef ko na gagawa siya ng tinatawag na trabusilla. Yung sweet na tinatawag na hinahanda namin tuwing araw or araw ng Ramadan. Ito po yung sweet na tinatawag ay trabusilla. Yan guys, huwag na natin ito papatagalin at mag-i-intro muna tayo. Assalamualaikum. Malam, kepare. Sapare. Magandang buhay sa inyo lahat. Kumusta kayong lahat? Sana ay okay kayo. Yan po yung tinatawag nilang samna orgi. Ada esha tayo ba? Tajin trabusi. Tajin trabusi, ayan guys. Mahaba po yung proseso niyan guys, yung ajin niyan. Kung mapapansin nyo, parang madali lang siya. Hindi po guys, hindi yan madali lang lutuin o gawin ito, yung tinatawag na trabusilla. Dahil mahaba rin ang proseso nito bago mo siya gawin lutuin. Itong ajin niyan guys, mahabang proseso yan. Ayan. Doon yan ginagawa sa ano namin, sa factory. Ayan guys, kaya ayan. Guys, bakit ginaganyan yung paraan yung paglagay niya? Hindi yung didiretso na lang yung cream, dahil lang sabi niya ay para daw hindi magalaw yung ajin, yung trabusilla na ajin sa baba, para hindi masira. Ayun. Maging maingat po siya maglagay ng cream sa taas, dahil baka matutuklap yung ajin na tinatawag. Baka matutuklap sa baba, masisira. Ayan guys, mamaya makikita niya kung ano na to siya pagkatapos nito. Ayan. So guys, iba din yung chef na gumagawa nito. Iba-iba yung mga chef na gumagawa nito guys. Kaya, ayun. Mahabang proseso nito. Ayun, nalagyan nyo.
waktu guys sa panghimagas nyo. Pagkatapos nyo kumain ng almusal or o pwede rin sa almusal may kape. Pagkatapos nyo ng kape, magaganyan kayo. Isasabay nyo to sa kape na walang asukal yung kape nyo. Ayan. Pagkatapos nyo kumain o lunch or dinner, swak to guys sa panghimagas nyo. Bali nililevel nila lang, nilalain nila lang yung ano, yung ajin na trabulsiya para magkapantay-pantay at saka maganda yung pagkakahurma. Gamit ng papel, mas maganda kasi yung papel. Ayun, yun na yung kalabasan nyo guys. Mamaya-maya lulutuin ito pagkatapos nyang guys, din ito basta-basta madali lutuin. Kailangan mo siyang bantayan tsaka tansyarin yung init para hindi masunog. Hindi natin malalaman kung sunog na sa baba or tanging sila lalamang yung nakakaalam, yung mga expert na talaga sa pagluluto ng trabulsiya. Mungkin kam dagi gahada class Noria women. Yan tinanong ko siya kung ilang minutes daw yung matapos or maluto na yung nasa baba. Dahil yung sa baba po, kailangan po muna lutuin bago sa taas. Sa taas din, kailangan din lutuin yan. Sabi niya 10 minutes daw bago maluto. Guys, kahit ako hindi ko alam kung luto na ba yan sa baba o ano. Mahirap yung hula-hula lang talaga. Yan sila kasi mga ano na yan, mga expert na yan sila. Ayan, mga masray. May expert na yan sila sa mga pagdating sa mga sweet. Mga ganitong luto. Ayan. Kalas? Ay. Ayun, tapos na. Ano? Ito na guys. Ililipat niya yung ginagawa kanina. Ito siya. Ayan. Kailangan siya pahingayin ng mga 30 minutes. Tama mo believe that. Yan. Yun na yung kalabasan niya. Yun, luto in chocolate.
So ayun guys, ito na siya. Ayun. Natapos din siya yung tinatawag dito na trouble sea. Ayan. Jahas. Mashallah. Ready to serve. So guys, siyempre titikman natin, di ba? Ito yung nasa loob niya. Ayan. Bali hindi siya pwede mainit dahil mas sobrang lambot siya, dapat na-rest siya ng 30 minutes bago siya kainin. Guys. Tama-tama sa Turkish coffee.